Ang pagkakapareho ng kapalaran ng Panginoong Hesukristo at ni Isaac. At ano ang magiging kaugnayan ni Isaac sa ating Panginoong Hesus? At bakit halos na ulit lang ang kanilang naging kapalaran? Ating alamin ang mga bagay na naganap sa kanila na halos pareho lamang. At ano ang magiging significant nito sa mga Kristiyano? Si Isaac ay isang himala na anak na ipinanganak kay Abraham at ni Sarah sa kanilang katandaan bilang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham upang gawing isang mahusay na bansa ang kanyang mga angkan. Walang mas malinaw na larawan ng krus at ang sakripisyong ginawa ng Ama para sa atin kay Kristo kaysa sa Henesis Kabanata 22 na kinasusulatan ng kasaysayan ng mag-amang Abraham at Isaac. Pansinin ang makapangyarihang pagkakatulad sa pagitan ni Isaac at ni Kristo. Isa si Isaac sa Biblia na pinakamalinaw na katulad ni Kristo sa lumang tipan. Ating alamin ang mga pagkakapareho ng Panginoong Hesukristo at ni Isaac. Si Isaac at Hesukristo ay parehong kinatuparan ng pangako. Sa Henesis 12:3, si Isaac ang matagal nang ipinangakong anak kay Abraham at ganun din sa Panginoong Hesukristo. Siya ay ang matagal nang ipinangakong Mesiyas at anak ng Diyos ayon sa aklat ng Henesis 3:15, 13:3 at 1:1, 1-12. Parehong bugtong na anak ng kanilang ama, gaya ni Isaac, katunayan sa Henesis 22:2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal. At ang Panginoong Hesus ay bugtong na anak din, katunayan sa aklat ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parehong mahimalang ipinanganak. Gaya ni Isaac, ipinanganak siya ng kanyang mga magulang na sobrang lipas na at matatanda na, katunayan sa aklat ng Henesis. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ipinanganak si Isaac na kanyang anak. At ang Panginoong Hesus naman ay ipinanganak ng isang birhen na babae ayon sa aklat ng Lucas. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Parehong nagkaroon ng paglilihi at kapanganakan na naunang hinayag. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Hesus. Parehong binigyan ng pangalan bago ang kanilang kapanganakan. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Hesus,
sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaak at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Pareho silang tinutuya at pinag-usig ng kanilang sariling mga kamag-anak. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail. At siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan at pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo at sinasabi, ah, ikaw na iginiba mo ang templo at sa tatlong araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Parehong hindi karapat-dapat sa kanilang sakripisyong kamatayan. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na si Isaak na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Pareho silang inihain malapit sa parehong lugar, ang bundok ng Moria at Golgota. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaak, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At paglabas nila'y kanilang nasalubong ang isa sa taong taga Sairin na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatwid bagay ang dako ng bungo. Naniniwala ang mga eskolar na si Jesus ay maaaring ipinako sa krus malapit sa Moria o sa tuktok nito. Ang Moria ay ang lugar kung saan 2,000 taon bago namatay si Jesus. Ang patriarkang Hebreo na si Abraham ay umakyat sa bundok kasama ang kanyang anak na si Isaak. Parehong nagkaroon ng 3 araw na karanasan. Si Isaak ay nagkaroon ng 3 araw na paglalakad sa bundok ng Moria kasama ang amang si Abraham. Si Jesus ay may 3 araw mula sa krus hanggang sa libingan hanggang sa muling pagkabuhay. Parehong may nakasamang 2 lalaki. Si Isaak sa pamamagitan ng 2 alipin. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang 2 sa kanyang mga alila. Si Jesus sa pamamagitan ng 2 magnanakaw. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, ito'y si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Nang magkagayoy, ipinakong kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Parehong may dalang sariling kahoy. Dinala ni Isaak ang kahoy para sa kanyang sariling hain. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaak na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Pinasan ni Jesus ang crossbeam ng kanyang krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo. Sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Parehong isinumiti sa kanilang ama. Si Isaak ay kusang loob na nagbuwis ng kanyang buhay na nagpasakop sa kanyang ama. At ganun din si Jesus ay nagpasakop sa kalooban ng kanyang ama at nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. Parehong nagtanong sa kanilang ama.
Tinanong ni Isaac si Abraham, narito ang apoy at kahoy, ama, ngunit nasaan ang kordero? At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinasabi, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko, at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Parehong binuhay mula sa mga patay. Si Isaac ay ibinalik sa makasigasig na paraan sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham. Nabuhay si Jesus mula sa mga patay 3 araw pagkatapos na siya ay ipako sa krus. Kung nagkaroon man ng pagkakapareho sa pagitan ni Isaac at ng Panginoong Jesus sa kadahilanan, mas mahalagang bagay sa pananampalataya natin sa kanyang panahon kaysa noong una. Palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at ng mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sa panahon ni Kristo, siya naman ang ating tutularan ayon sa kanyang mga habilin. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman.